sa ulo ng mga nagbabagang balita. Puerto Princesa City Government magsisimula ng mag-sanitize ng mga pampublikong lugar at establishmento ngayong weekend kaugnay ng COVID-19. Department of Health, hinihintay pa rin ang resulta ng test kaugnay ng COVID-19 ng person under investigation sa Puerto Princesa. Ilang barangay, posibleng magkaroon ng panibago at mahabang oras ng water rationing. Lalaki, huli sa bypass operation sa bayan ng Coron. Kahalagahan ng pagprotekta sa tahanan ng mga buwaya, ipinapaalala. At ano sa kuyunon ang tamang pahinga? Alamin sa homework. Sa ABS-CBN Palawan News Center, narito na ang TV Patrol Palawan! Maigapon Palawan, plano po ngayon ng Puerto Princesa City Government na isanitize ang mga pampublikong lugar at establishmento dito po sa lungsod. Nagpapatrol si Arlie Cabristante. Sunod-sunod na ang ginagawang paglilinis at pagsasanitize ng gobyerno sa ilang mga lugar sa Metro Manila, kabilang ang pampublikong lugar at pampublikong mga sasakyan kontra sa coronavirus disease 2019. Smart hotline at saka... Kaya ito rin ang hiling ni Konsehal Nesario Awat kahapon sa sinagawang special session ng Sangguniang Panglungsod. Kung prevention lang din ang pag-uusapan, dapat ay gawin na ito agad sa Puerto Princesa, lalo na sa mga pampublikong mga lugar. Yung regular na isanitize natin yung mga public places, no? Dapat po, meron tayong schedule talaga yan. At doon tayo mag-focus. Kasi the moment na safe yung mga public places natin because nasa-sanitize or yung tinatawag na disinfectant, no? Sigurado yung ating mga kababayan ay safe din. Ayon sa Puerto Princesa City Health Office, magsisimula na silang mag-sanitize ngayong weekend. Uunahin umano nila ang Old at New City Hall. Sa susunod na linggo ay ang dalawang palengke, sunod ang mga eskwelahan at ilang mga pampubliko at pribadong establishmento. Sa Saturday po gagawin namin noon itong Old saka New City Hall. Tapos by Monday, old and new public market naman. Pero gagawin po namin yun sa gabi. Tapos susunod doon yung mga schools. Tapos after siguro ng mga schools, unahin muna natin yung mga malalaking schools talaga. Tapos yung mga ibang schools puntaan din natin. Tapos siguro yung mga malalaking establishment, kung gusto nila, pupuntaan din natin. Pero pakiusap ng City Health, ito ay pangmalawakang paglilinis. Pero ang araw-araw na kalinisan ay responsibilidad ng publiko. Mahirap din po kasing yung sige-sige. Basta siguro yung pangmaramihan gagawin namin. Pero yung parang, alibaw, yung magsasanitize ka lang namang ng office mo, kaya naman natin gawin na yun, di ba? Kaya lang gawin ng mga empleyado yun, magsanitize, magpunas-punas doon sa mga laging nakahawakan, yung mga mesa. O, pwede na pong gawin ng mga offices yun. Pero yung ito pong ginagawa natin, pang malakasan, kung maramihan. Samantala, nagsimula na rin ang information education campaign ng City Health kaugnay ng COVID-19. Sinimulan nila ito sa mga empleyado ng City Hall. Unahin natin yung mga empleyado natin kasi yun din ang gusto ni Doktora Atencio, na ma-arm tayo ng knowledge, no, ng information kung ano nga ba talaga itong COVID. So at least pag may nagtanong sa atin, o tayo mismo alam natin kung ano ba talaga ito. Sa ngayon ay walang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Puerto Princesa. Pakiusap nila sa publiko, ang susi upang hindi matablan ng sakit ay kalinisan sa katawan, palakasin ang immune system at ugaliin ang paghuhugas ng kamay at proper cough etiquette.
Artie Cabrestante, ABS-CBN News. Hinihintay pa rin daw po ng Department of Health ang resulta ng test na isinagawa sa patient under investigation kaugnay po ng Coronavirus Disease 2019 dito po sa Puerto Princesa. Nagpapatrol si Artie Cabrestante. Unti-unti ay bumubuti na ang kalagayan ng 45 taong gulang na babaeng patient under monitoring sa Puerto Princesa. March 3 nang unang madiskubre ang sintomas sa PUI na naka-quarantine sa isang pribadong ospital sa Palawan. Ngayong araw inaasahang ilalabas ang resulta sa nakuhang sample rito na pinadala sa Research Institute for Tropical Medicine. Ayon sa Department of Health, hanggang kaninang alas 11 ng umaga ay wala pa silang natatanggap na resulta. Naghihintay ako up to this time. Wala pa akong na-receive na report. Maging ang City Health Office ay nakaantabay rin. Pero hanggang ngayon po, inihintay po natin yun. Patuloy naman daw na nagpa-follow up ang Department of Health sa RITM. Gayunman, alam nila na maraming nakapila sa laboratory, kaya't naiintindihan nila kung nagkakaroon ng konting delay sa paglabas ng resulta. Yun yung sinabi noon, di ba? 24 to 48 hours. Since yes, yes, 48 hours na. Pero we do understand, Arlene, kasi punong-puno ata rin ang RITM. Hanggat walang resulta, ay mananatili pa rin ang PUI sa ospital. Arlie Cabrestante, ABS-CBN News. Sa kaugnay po na balita, dahil pa rin po sa banta ng Coronavirus Disease 2019, sinuspindi po ngayon ng COMELEC ang kanila pong voters registration. Nagpapatrol si Arlie Cabrestante. Sa binabang public advisory ng Commission on Elections, sinususpende ng mga ito ang ginagawang voters registration sa lahat ng COMELEC offices sa mga distrito, syudad at maging sa mga munisipyo. Hindi na muna tatanggap ng mga nais magparehistro ang COMELEC simula March 10 hanggang March 31, 2020. Ginawa ito upang malimitahan muna ang pagdagsa ng maraming tao upang maiwasan ang pagkalat ng Coronavirus Disease 2019. Maging sa opisina man po yan o doon sa mga satellite registrations natin ay temporarily suspended muna simula po ngayong araw hanggang March 31 hanggang katapusan ng Marso. Yan po ay para limitahan po o iwasan yung pag-ipon-ipon at yung posibleng exposure po ng ating mga nagpaparehistro laban dito sa sakit na coronavirus. Kaya ang City COMELEC, kung dati ay marami ng taong nakapila, ngayon ay halos wala ng tao. Nagpaskil rin sila sa labas ng opisina na suspendido muna ang voters registration. Mananatili naman silang bukas para sa iba pang serbisyo. Tatanggap pa rin sila ng mga nais kumuha ng voter certification at anumang uri ng election data. Samantala, dahil may plebisito sa paghahati ng Palawan, ay walang registration ng COMELEC sa mga munisipyo. Gayunman, sumusunod pa rin naman daw ang mga empleyado sa protocol na binaba ng Department of Health. Mayroon po ang programa yung ating higher office. Tinitingnan yung history ng mga empleyado doon sa flu vaccination, ano? At maliban diyan may mga advisory din po sa atin na lagi pong yun nga po no, mag-alcohol, maghugas ng kamay at tayo rin po ay sumusunod din po doon sa mga ina-advise po ng Department of Health kung ano po yung dapat nating gawin para maiwasan itong coronavirus. Nakatakda namang ibalik ang voters registration sa Abril. Arlie Cabrestante, ABS-CBN News. Kapamilya, humihingi po ngayon ng tulong ang isang ina para po sa operasyon ng kanya anak na meron pong hydrocephalus. Lingkod Kapamilya report sa pagpapatrol ni Arlie Cabrestante. Tahimik at tila walang iniindang sakit. Ganito raw si baby Apriline kapag hindi umaatake ang pananakit ng kanyang ulo. Kwento ni Nanay Arcela, mag-iisang buwang gulang pa lamang ang sanggol nang mapansin nito na tila lumalaki ang ulo nito. Agad umano niyang pina-check up sa ospital sa bayan ng Rizal at dito nalaman na may tubig ang ulo ni baby Apriline. Pina-check up ko po sa ospital ng Rizal. Tapos po ma'am, yung screen nila, may tubig po yung ulo ng anak ko. Sabi nila,
kailangan po operahan. Wala po akong kakayanan na pangbayad sa opera po. Mag-isang binubuhay ni Nanay Arcela ang anak. Mula sila sa barangay Kampong Ulay sa bayan ng Rizal. Wala siyang hanap buhay at umaasa lamang na makaipon sa natatanggap na 4-piece. Dito na rin ito kumukuha ng pangangailangan ng sanggol. Kaya hirap ang kalooban nito kapag nakikitang nahihirapan ng anak. Umiiyak po. Yan ang kong ano. Kahit tulog po yan siya, ginasumpong, umiiyak talaga. Nahihirapan na po ako. Pag ano, nahihirapan din si Bebe. Minsan nga dun sa bundok po ako nag-uwi. Minsan dun sa bahay ko, nag-iyak talaga ako, ma'am. Kaya nakaabot ako dito para humingi ng tulong kung sinong makakatulong sa akin. Sa ngayon ay nakipagsapalaran ng mag-ina sa Puerto Princesa. Pero dahil walang pera ay hindi rin ito maipasok sa ospital. Ang rekomendasyon kasi ng doktor ay dapat maoperahan ito. Dahil habang lumalaki ang sanggol ay baka mas lumaki pa ang kanyang ulo. 10 buwan na si Baby Apriline. Kaya kumakatok si Nanay Arcela sa mabubuting loob na matulungan sana sila. Mag-aingi po ako ng tulong sa inyo kung sino po nanonood ng TV. Sana matulungan niyo po ako. Wala akong sa operasyon ng anak ko. Para sa mga nais tumulong, kontakin lamang si Nanay Arcela sa numerong 0938-605-1390. Sa ngayon ay nakikituloy lamang ang mag-ina sa Hagedorn Road, Barangay San Pedro. Arlie Cabrestante, ABS-CBN News. Reklamo pa rin po ng ilang residente sa Puerto Princesa ang hindi pa rin nasusunod na water rationing schedule ng Puerto Princesa City Water District. Nagpapatrol si Arlie Cabrestante. Sa video ni Mary Jean De Assis sa Facebook, idinaan na lang sa kanta ng ilang mga musikero sa Puerto Princesa ang nararanasang krisis sa tubig. Sa ngayon kasi, marami pa rin ang hirap at napupuyat sa pag-aabang ng tubig sa kanilang mga gripo, kagaya sa Barangay Bagong Sikat. Dahil wala silang tubig ay nakikiigib na lamang sila sa may tangke ng tubig. Naiintindihan daw nila kung wala talagang pressure. Pero ang kinaiinis nila, bakit may mga lugar na regular na iniinjekan ng tubig, pero pag sila ay kailangan pang itawag. Kung pwede, meron. Puro. Naiintindihan natin sila kasi wala rin ang talagang tubig. Pero nagtataka rin kami minsan doon, paspas ng inject, dito wala. Kahit other day, injekan din kami. Kasi kami part of Bagong Sikat din. Yung Bagong Sikat, meron naman din tala sa baba. Kaso lang, yung dito sa taas, siyempre bago mapupuno, mauna sila. So, wala talaga. Paliwanag ng Puerto Princesa City Water District, may iba daw kasi talaga na pre-identified na nila ang lugar na ini-injekan ng tubig at nasa regular schedule talaga ito. Sa ngayon kasi, 4 na lorry truck lamang ang meron sila. Kaya ang ginagawa kapag napagsama-sama ang mga tawag at nasa parehas na lugar ay isinasabay na nila. Pero ngayon ang ginagawa po natin, yung mga tawag po muna galing lang po sa isang area or magkakalapit na area ay kinocompile po natin yan para mag-inject na, para kumbaga isahan na lang po ang pag-inject ng tubig doon sa mga areas na yon. And then kung kulang pa after accommodating other areas, saka po natin sila pababalikan. So yun po ang scenario kasi natin kapag mag-i-inject po tayo ng tubig, ang injection points natin, yung mga areas natin ay sa bayan pa. And then nagre-refill po ang mga tankers natin dito sa Santa Monica, sa San Jose. So may kalayuan po. Samantala, matapos ang isang linggong pagpapatupad ng water rationing, hindi pa rin nasusunod ang schedule.
Sa ngayon, pinag-aaralan na ng Water District na muling magdagdag ng bagong oras at ilang mga barangay ang ilalagay rito. Sa kanilang obserbasyon kasi, imbis na 2 oras lang ang build-up ng pressure, ay ngayon kailangan ng 6 na oras. So nag-device po tayo ng panibagong schedule. Kumbaga hindi naman po major itong papalit na schedule na gagawin natin. So may ilang areas po ngayon na mas mapapaaga pong mawawala ng supply ng tubig. May areas po na mas mahaba yung time na inalot natin sa kanila sa water rationing dahil kasama na po doon yung pag-build up ng pressure. Yun yung mga considerations natin dito sa pag-implement ng water rationing. And then, once finalized na po yung schedule natin, i-release lang po natin ito para po sa information ng ating mga consumers. Posible naman na sa susunod na linggo ay magsimula ng isagawa ang cloud seeding operation ng Bureau of Soil and Water Management. Ardy Cabrestante, ABS-CBN News. Timbog po ang isang lalaki sa bypass operation na isinagawa sa bayan ng Coron. Papatrol si Diana Lat. Huli sa isinagawang bypass operation ng Coron Municipal Police ang isang lalaki sa Barangay Poblasyon 1, Coron, Palawan, alas 11:55 kagabi. Kinilala ang suspect na si JP Cabading Gutierrez, alias Lupin o Palos, 19 anyos. Residente ng naturang lugar. Siya po yung kabilang doon sa tinatawag na notorious po na talagang magnanakaw ng bayan ng Coron, especially sa poblasyon po. And maliban doon, base din po sa aming validation at pag-surveillance, siya ay connected din po sa pagbibenta sa tinatawag na illegal drugs, particular po shabu, and the same time minsan po marijuana. So, nakaraang linggo po, ay nagsagawa tayo tinatawag na surveillance at talagang hindi tumitigil at talagang patuloy pa din siya sa involvement po sa pagbibenta po ng illegal drugs. Nakumpiska sa suspect ang 2 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng white crystalline substance na pinaghihinala ang shabu, isang piraso ng 1,000 peso bill na ginamit na mark money, at ng kapkapan, nakuha pa sa suspect ang karagdagang 10 piraso ng mga pinaghihinala ang shabu. Liban dito, may mga nakuha ring mga gamit sa suspect na pinagsususpetsahang ninakaw nito mula sa mga foreign tourists, tulad ng Indonesian currency, tablet at laptop. Inaantay namin lumutang yung may-ari po ng mga kanyang pinagnakawan, kagaya pa ng laptop, tablet at saka pa yung motorsiklo. Na kung sana talagang hinihikaya tayo na talagang kung po pwede ay magsuporta, talagang may file po yung kaso. Sasampahan ng paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, habang maaari ring maharap sa kasong robbery ang suspect. Diana Lat, ABS-CBN News. Pinayagan na pong muli ang pagpapatitulo ng lupa sa 8 bayan dito po sa Palawan. Nagpapatrol sa Diana Land. Sa inilabas na memorandum ng Department of Environment and Natural Resources noong Marso 2, inanunsyo ng DENR na pwede na ulit magpatitulo ng mga lupa sa 8 bayan ng Palawan. Ito ang bayan ng Culion, Rizal, Busuanga, Rojas, Taytay, Balabac, Nara at Brooks Point. Mayo 28, taong 2015, nang magbaba ng moratorium ang DENR para itigil ang pagbibigay ng survey authority ng DENR at pagproseso ng mga bagong titulo sa buong Palawan dahil sa talamak ng issue ng land grabbing at double titling sa lalawigan. Base sa pag-aaral ng Land Management Bureau, unang-una maraming potential na patentable sa mga bayan na yan. At saka yan yung mga bayan nang walang masyadong reported na problema sa lupa. Liban sa 8 bayan, ipinag-utos din ng bagong memorandum na gawin ng alienable and disposable ang mga lupang pinagtatayuan ng mga istruktura ng gobyerno tulad ng eskwelahan, government offices at military camps na pasok pa sa timberland sa buong Palawan. Pero may mga ilang nangangamba na ang pag-lift ng moratorium sa pagpapatitulo ng mga lupa sa Palawan ay magiging daan lang upang makamkam ng mga may kaya ang mga lupa sa naturang lugar. Ayon naman sa DENR, yung pagpapatitulo ay ang mabibenepisyohan niyan lahat ng tao na mag-a-apply na entitled sa titulo. Mahirap at mayaman. Apo. Kaya lang, ngayon nga,
ay dapat ang DENR nga, hindi naman natin maitatanggi na may mga irregularidad na naka-report tong araw, dapat ngayon ay magkaroon talaga ng due diligence ang DENR personnel, lalo na yung mga investigador, para malaman kung talaga ang isang tao ay karapat-dapat at siya ang may karapatan doon sa lupa na inuokupa niya. Sa ngayon, nasa 1,000 pa ang mga nakapending na land titling applications sa buong Palawan. Ayon sa DENR, wala pang pag-uusap kung kailan naman ililift ang titling ban sa iba pang mga natitirang bayan sa Palawan. O obserbahan daw muna nila ang epekto ng pagtanggal ng moratorium sa 8 bayan bago magpasya kung panahon na nga ba na alisin ang titling ban sa buong Palawan. Diana Lat, ABS-CBN News. Malinsang ang panahon pa rin po ang umiiral sa Palawan dulot po ng easterlies. Ulat panahon sa pagpapatrol ni Arlie Cabrestante. Mainit hanggang maalinsangan ang panahon na umiral sa Palawan. Ayon sa PAGASA, lumakas muli ang amihan at nakakaapekto ngayon sa pinakadulo ng Hilagang Luzon. Hindi na raw ito umaabot sa Palawan, pero may paminsan na bugso ng malamig na hangin. Sa ngayon kasi ay dominante na umiiral ang easterlies o mainit na hangin na nagmumula sa Pasipiko. Kasi kahit paano, medyo malamig-lamig pa rin na namumodify niya kasi nandito yung pinanggagalingan ng ating hanging mainit na yan. Pero ngayon dahil umaabot ang amihan po rito, medyo namumodify niya yan. Kaya hindi ganun kainit ang ating panahon pero medyo humid din po. Hanggang 25 sa umaga, madaling araw hanggang 32 degrees Celsius pagdating sa Dakong Apo. May mga tsansa na makaranas sa mga panakanaka mga pag-ulan. Kahit papaano ay bumubuhos raw ito sa kabundukan. Dagdag ng PAGASA, posibleng umaabot ang mga pag-ulan sa source ng tubig. Well, umaabot yan kasi otherwise wala na talaga tayong tubig. The fact na mayroon pa kahit paano, yan may mga tributaries, may mga kahit paano, may feed pa rin na umaabot. Kasi may mga makita tayo, mga cumulonimbus clouds actually, mga cumulus type of clouds sa Dakong Hapon, na maaring hindi doon mismo, pero ang mga tributaries ay may inaabot, kaya mayroon pa rin bumababa na bahagya patungo sa ating kung saan ang ating pinagkukunan ng domestic water. Samantala, sa mga susunod na linggo ay aasahan ng mas mainit na panahon dahil sa pagpasok ng dry season. Arlie Cabrestante, ABS-CBN News. Ipinagdiriwan po ngayon ng Crocodile Conservation Week at muli pong ipinapaalala ang kahalagahan ng pangangalaga sa natural na tirahan ng mga buwaya. Nagpapatrol si Lynette La Cruz. Ipinagdiriwang ngayon ang Crocodile Conservation Week. Opisyal nang binuksan itong linggo sa isang mall ang exhibit ng iba't ibang larawan ng mga buwaya at iba pang buhay ilang na dito lamang matatagpuan sa Palawan. Napadaan lang sa exhibit area ang mag-inang Narisa at Danessa, kaya hindi nila pinalagpas ang pagkakataon na makita ang mga larawan ng mga buwaya. Maganda siya. Makakal. Pero hindi ka natatakot? Hindi. Bakit hindi? Kasi din po matapang siya. As a mom, syempre hindi lang ako ang nakakaalam, pati yung mga anak, kung ano ba dapat gawin, kung ano ang mangyayari, sa in the near future pag wala tayong mga crocodile sa ating ano, 'di ba? And then tinuturo ko sa kanya, huwag basta-basta maglapit sa crocodile kasi sabi ko rin sa kanya, nocturnal yung mga crocodile. So active sila pag gabi. Pero hindi naman sila basta-basta nangangagat pag hindi sila gutom, 'di po ba? May iba naman na nag-enjoy sa paghawak at magpapa-picture sa buwaya. Dalawa ang species ng buwaya sa Palawan, ang saltwater crocodile o Crocodilus porosus at ang freshwater crocodile o Crocodilus mindorensis. At sa pagdiriwang ng Crocodile Conservation Week, ipinakita ang papel ng mga buwaya sa ecosystem. Gaya ng tema ng pagdiriwang, protecting their habitat means protecting our lives. Patuloy ang ating pagprotekta at bigay ng pagpapahalaga sa ating mga buhay ilang. So, sa ngayon, isang linggo tayong magsasagawa nito,
upang maipalam, upang maibigay natin ang mga kahalagahan ng ating buhay lang sa ating mga mamamayan. Binibigyang diin na mahalagang protektahan ang mga bakawan at ilog na pangunahing tirahan ng mga buhaya. Ipinaliliwanag na hindi magiging disoriented o napupunta sa kung saan-saan ang mga buhaya kung hindi sinisira ang kanilang tirahan. Yung habitat nila ay napaka-importante yan. So, ang sinasabi natin ay dapat huwag nating disturbuhin yung kanilang habitat. Kasi once na-disturb yung habitat nila, ang tendency dyan, talagang ipoprotect rin nila yung habitat. Malaking banta rin daw sa habitat ng mga buhaya ang development, kaya malaki umano ang papel ng PWRCC sa pagmonitor ng tirahan ng mga buhaya, gaya na lamang sa bayan ng Balabac. So dapat off yung mga tao doon, di sila pwedeng magbahay doon, para at the same time, ay hindi natin nasisira ng kanilang habitat. Inaasahan naman na makikipagtulungan din ang mga lokal na pamahalaan ng iba't ibang munisipyo sa pagbibigay ng tamang impormasyon sa kanilang nasasakupan tungkol sa kahalagahan ng mga buhaya. Lynette de la Cruz, ABS-CBN News. Kapamilyalamin naman po natin kung ano sa salitang po yun nun ang tamang pahinga. Yan po ating homework sa pagpapatrol ni Lynette de la Cruz. Dahil sa banta ng COVID-19 sa iba't ibang panig ng mundo, marami na ang natatakot ngayon. Pero ayon sa mga eksperto, hindi dapat magpanik ang mamamayan. Ang kailangan lang ay tamang pagkain, pagpapanatiling malinis ng katawan at tamang pahinga. Ano naman sa salitang kuyunon ang tamang pahinga? Tamang panarire. Gustong panarire ko na. Isaban, ang tamang pahinga sa kuyunon, itong matod nga pahuway? Panari dato. Sa salitang kuyunon, ang tamang pahinga ay gustong panari. Kami ni Steratang magpanari para makalikay kita sa masakit. Kung maka-rejuvenate ba, madugangan ang baskeg. Kapamilya, abangan ang iba pang salitang kuyuno na ating pag-aaralan sa homework. Lynette de la Cruz, ABS-CBN News. At yan ang kabuuan ng mabalitang nakarap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Patuloy po kaming maglilingkod, kapamilya. Kasama po ating sign language interpreter na si Maribel De La Torre. Ako po si Jay Zabanal. At kami ang mga patrol na Pilipino hanggang bukas. Matamang salamat, Igmay Gapon, Palawan.